Kailan natin pa? Aim mo na makatapos. Saka matupad yung pangarap. Kaya ako magpapasok para mag-aral. Karapatan natin bilang isang tao makapag-aral. Daxon TV. So yun nga, what's up sa inyo mga singkamas na nandito na naman tayo sa ating panibagong vlog ngayong araw. No? Tatanungin natin ang mga... Uy, what's up? Yun, tatanungin natin yung mga estudyante kung talaga bang pumapasok sila o nag-aaral. Tara, tanong natin sila. Nag-aaral. Ngayon, pumapasok lang. What? Sa akin kasi ano, nag-aaral. Oh, ganun, sige, pumapasok. Ay, nag-aaral na rin pa. Bakit? Ano ba? Kasi yung purpose naman talaga dito para matuto ko yan. Kaya nag-aaral. Copy paste. Tiyo po. Nag-aaral. Kasi pag pumapasok, pupunta ka lang sa school. Wala kang specific purpose, wala kang specific goal. Once na sinabi mong nag-aaral ka, talagang aim mo na makatapos, na magkaroon ng degree. Nag-aaral po kasi upang masuklihan po yung mga magulang sa mga ginawa po nila para sa akin. Na tulungan po nila ako sa na mabuhay sa mundong ito. Nag-aaral. Kasi kaya ako pumapasok para mag-aaral. Tama! Edit niya yung balay. No. Pumapasok po tayo para po may matutunan po. At mas parang umabot po yung mga pangarap. Pumapasok na lang ako. Kasi ano eh, kami, kasi fourth year na ako, pwede ka rin mamag-aaral kayo na sa mga. Pero araw-araw ako nag-aaral. Pero ako nag-aaral ako, hindi man sa classroom. Pero sa kung nasan org ako, kasi ang dami kong natututunan. Hindi lang, kasi related din naman siya sa course ko. Kaya nag-aaral ako. No. Kasi meron mga prof na pumapasok pero hindi nagtuturo. So doon ka papasok at hindi ka nag-aaral. And at the same time, you have that drive na mag-aaral talaga. Kaya hindi talaga kung pumapasok lang ako o nag-aaral. It can always be both. Nag-aaral kasi yun yung purpose mo para pumasok sa school. Para abutin yung mga pangarap mo. Siyempre, di ba, estudyante, mag-aaral ka. Mag-aaral ka para matuto, para magbigay din ng inspirasyon para sa pamilya mo, para sa ibang tao. This is great stuff. I could make a career out of this guy. Nag-aaral. Kasi, di ba, mga magulang natin, sakripisyo din yun, di ba? And, kakaibat ng pag-aaral mo, makakamit mo yung success mo. Pero, huwag mo kakalimutan na be humble lagi and enjoy. Para sa akin po, parehas, dahil pumapasok ka po sa school, at the same time, pumapasok ka po para mag-aaral. Nag-aaral ka po para matuto ka unang-una sa lahat at magamit mo yung natutunan mo para makatulong sa iba. Siyempre po, nag-aaral. Nag-aaral para sa pangarap, sa pamilya, sa future na rin po. At nag-aaral para matutunan yung mga bagay na magagamit mo sa pagtumanda pa, pag nagtatrabaho, at ka. Para sa akin nag-aaral, unang-una sa lahat kasi kailangan natin mag-aaral bilang estudyante dahil para sa ating kinabukasan din naman yun. Kasi kapag nagtrabaho, unang-una kailangan tatanungin sa'yo kung nakapag-aaral ka o nakapagtapos. Kasi pangit sa isang estudyante yung naghahanap ka ng trabaho tapos wala kang pinag-aaralan. So, as a student and as an individual, kailangan din natin makapag-aral kasi isa rin sa karapatan natin bilang isang tao makapag-aral. At yun din yung isa sa magiging susi natin para sa kinabukasan natin ng buhay. Yun lang naman po. Dapat pumapasok na nag-aaral. Hindi yung ano lang, yung papasok lang dahil pumapasok pa lang. Attendance mo. Dapat nag-aaral ka din. Kasi minsan pumapasok para sa organ. Minsan wala namang ginagawa dito pero pumapasok. Tapos nag-aaral kapag meron naka-schedule talaga. Tapos nag-aaral kasi yung main purpose na kung bakit ako nasa school is yung mag-aaral ako. Bali, yung orgs and such, ano na lang siya, parang additional thing sa for me. So, nag-aaral, syempre kasi may klase. Hindi lang naman tayo natututo sa loob ng classroom. Natututo rin tayo sa mga orgs. So, parang nag-aaral din tayo, pinag-aaral din natin yung bilis ng orgs. Estudyante, syempre dapat unang-una nag-aaral. Baka makapag-aaral kung hindi ka naman papasok.
dati po pumapasok lang po ako, ngayon po nag-aaral na po ako dahil alam ko na po na may mga dapat po ako matutunan. Hindi lang po ako papasok para lang may tapusin, kundi papasok ako dahil may gusto ako nangyari sa buhay. Pumapasok para matuto kasi it's one thing kasi na nag-aaral ka lang, it's quite another yung natututo ka. Parang yung natututo ka kasi, it's more of enjoy mo siya. So parang pumapasok ka para ma-enjoy mo yung pag-aaral kasi parang more on nag-acquire ka lang ng knowledge. Pero pag natututo ka, napaprocess mo yung knowledge, naisip mo paano mo siya ma-apply in real life, not just yung mere principles, pero nakuha mo rin yung wisdom behind that. So yan. Alam ko si Thomas, no? Habang nag-aaral ka, enjoy mo lang. Huwag ka masyadong ma-stress. Chill ka lang, bro. Chill ka lang si Thomas. Huwag mo masyadong stressin yung mga bagay-bagay sa mga subject mo. Kasi pag naging stress ka, lalo ka mahirapan. Lalo ka mahirapan matuto kasi may iniisip ka dito. Naglalabo-labo yung isip mo, no? Ang hirap nun. So, ano, mababaliw ka nun. So ito pa isa sa mga halimbawa, mga singkamas, if yung parents mo hindi nakatapos ng pag-aaral, siyempre, ang gagawin mo, ikaw yung magtutuloy nun. If wala sa pamilya nyo nakatapos ng college, ituloy mo. Pagsikapan mo, pag-ihan mo, no matter ano man yung trial na yan, ano man yung hirap or pagod na yan, antok na yan, or ano man yung, siyempre po yan, antok, mga ganun. So if hindi natuloy or hindi nagawa ng parents mo na makatapos ng college, ano kailangan mong gawin? Siyempre, ikaw yung magtuloy. Isipin mo, halimbawa, wait, yung parents ko, or yung mama ko, or yung papa ko hindi nakatapos sa college. What if ako tapusin ko kung ano yung hindi natapos nila, di ba? Ikaw yung magtuloy. Ikaw yung magtuloy ng race, or ikaw yung magtuloy ng tinatakbo nila, na nahinto sila for many reasons. Isipin mo, ikaw yung mag-aangat sa kanila, sabay-sabay kayo dun sa finish line. Ano yung finish line na yun? Pag gumraduate ka, di ba? Ang sarap sa karamdam na, yes, nagawa ko yung hindi nagawa ng magulang ko. Natuloy ko, di ba? Lagi mo isipin, laging may mga tao na sa likod mo na handa kang tulungan. Actually, Maxine Gamas, no? Hindi ka nag-iisa, marami kang kasama. Hindi ka, huwag mo sabihin na wala kang kaibigan. Actually, meron kang kaibigan, marami. Ikaw lang yung ayaw makipagkaibigan. Ikaw lang yung ayaw magpatulong. Bilang estudyante, no? Siyempre nag-aral ka. So dapat hindi yung notebook mo or yung kwaderno mo, hindi mo dapat yan tinatago lang sa bag. Dapat nilalabas mo yan, nire-review mo. Tapos kapag nire-review mo, i-apply mo. Promise, malupit na sabihin ng professor or teacher na, or may exam tayo bukas, kailangan nakapag-review na kayo. So ikaw naman ito, wait, mag-review ako mamaya. So, mararush yung pag-review mo, dapat hindi pa exam, nag-review ka na, basa-basa ka na. Hindi mo nung kailangan i-mood yung mukha mo dun kasi mahaba pa naman yung time. Basa-basa lang, review-review lang para nagsisingin na, kumbaga, sisingin na sa utak mo na, okay, nabasa ko na to. Alam ko na gagawin dito. Hindi yung pagdating ng exam, mangangarag ka, mame-mental block ka, at dahil wala ka nasagot. At tapos na nakikita ko ito na malupit. Ilan sa mga estudyante pumapasok para sa attendance. No, okay, so yan, pasok sila kasi may attendance. Tapos kung wala na, lalabas na, alis na yan. Tapos mag-attendance. If relate ka, baka ikaw what yun. What happened? Ako, hirap niyan. Oo, sabihin natin, merong mga extra curricular activities sa school like organization, sports, or isa kang atleta, or meron kang ibang pinagkakaapalahan sa school, may mga advocacy ka na ginagawa sa isang community, mga ganun. Doon pa lang singkamas, no, na marami ka na matututunan doon na pwede mong i-apply sa organization mo, lalo na kung yung organization na kinabibilangan or involved ka dun sa organization na yun, na matutulungan ka ma-improve kung ano yung merong kakayahan na meron ka, syempre. Diba? Maganda yun kasi na-improve. And then sa organization, marami kang matututunan dyan. Sa activities naman na sa community or any kind of community, marami kang matutunan kasi may mga training dyan. Meron dyan mga leadership training. Iyon yung pinakamalapit. Iyon yung gusto kong puntahan, yung mga leadership training. Sobrang na-appreciate ko. Sino man yung speaker dyan, bata man yan o matanda, lahat na-appreciate ko yan. Sobra. Atleta. Pag atleta ka naman sa school, pag varsity ka, mga ganyan. So ako, naranasan ko rin yan. Kaso lang, medyo, kailangan kong
marami na kailangan kasi kasabihin. Lalo na 3 na po tayo ngayon, 5 months, at medyo conflict na yung oras sa pasok at sa training. Bakit kailangan mong mag-aral ito? Ito yung una, number one. Huwag mong hayaang kumalam yung hindi tiyan, yung isipan. No? Huwag mong hayaang kumalam yung isipan mo. Hindi lang yung sigmura mo yung pwedeng kumalam. Kasi pag sa atin, wait na, parang, may ganun ba? May kumakalam ba na isipan? Meron. No? Base dun sa mga napapansin ko, pagka kulang ka sa aral or kulang ka sa mga gantong bagay, di ba pag nagugutom ka, kumakalam kasi parang sumasakit yung sikmura mo. Ganun din sa isip natin or sa utak natin. Yung singgamas, no? Ano pa dapat mong gawin? So, ang dapat mong gawin, maging bukas ka sa kaalaman, maging open ka, maging open-minded. Huwag maging close-minded. Kasi kung naging close-minded ka, ang hirap mong turuan. Ang hirap mong maganda. Kasi para sa akin, pwede ka makakuha ng bagong knowledge o bagong kaalaman. Hindi lang sa school, hindi lang sa opisina. Malupit, pati sa palengke. Kahit sobrang ingay sa palengke, marami kang matututunan doon na ma-inspired ka, ma-motivate ka sa mga sinasabi nila, sa mga experiences nila, mga ganun. Huwag kang matakot na or huwag kang mahiya. Bata man o matanda yung kausap mo, appreciate mo lagi. Kasi marami kang matututunan sa ibang tao. Number two, magpatulong kapag nahihirapan ka. Hindi yung bida-bida ka, nakaya mo na, selfish ka na naman, isipin mo. Marami talagang taong selfish, sarili lang iniisip. No? Huwag ganun. Kailangan mo magpatulong kasi hindi mo kaya na mag-isa. Marami naman tutulong sa'yo. Ano nang gagawin mo? Magpatulong ka. Takot ka lang kasi, singkamas, no? Takot ka lang magpatulong kasi baka barahin ako nito, baka supalpalin ako nito, baka maraming sabihin sa akin ito na masaktan ako. Yun ang mali sa'yo. Dapat isipin mo kung anong sasabihin niya sa'yo. Advice niya sa'yo yun para mas matuto ka, para mas gumaling ka bilang ikaw. Singkamas, no? Huwag ka matakot magtanong. Siyempre, kung alam mo namang mabuti yung ina-advise sa'yo or alam mo namang tama yung tinuturo sa'yo, apply mo. Huwag itago sa baol kasi baka amagin yan dyan eh. Amagin yung tinuro sa'yo, hindi mo na magamit. Sayang lang. Alam mo namang may taong nagbibigay ng time para sa'yo, i-appreciate mo yung oras na binigay niya sa'yo, huwag mo sayangin. Kasi marami rin yung ginagawa. Okay? Appreciate mo yung ginagawa sa'yo, matulong ang iba. Huwag mong sayangin. Singkamas, no? Okay? Alam mo, pag alam mo yung prof mo or teacher mo nagtuturo, kasi hindi mo talaga mag-intindi kung yung gano'n na gano'n, hindi mo talaga maintindihan, wala talaga pumapasok sa utak mo. Mahirap yung oo ka lang ng oo, wala ka na intindihan, di ba? Itong part na to, na pag nahihirapan ako, ito yung lagi nagre-remind sa akin. Itong ano, James 1:5-6, ito yung lagi nagre-remind sa akin. Para sa akin, if gusto mo talaga matuto or something hindi mo na alam, sobrang busy na mga kailangan mong tao na pwede tumulong sa'yo. Wala ka talagang drain na drain ka na, hindi mo talaga kaya. If drain na drain ka na talaga, hindi mo na kaya, gawin mo. Help. Mag-ask ka ng help sa Lord na tulungan ka niya. No? Hindi selfish ang Lord. Isipin mo, ikaw lang talaga yung selfish. Number 3, gawin mo kung ano yung makabuti para sa'yo. So ano ba yung mga ganong bagay? Ano ba yung makabuti sa akin? Ano ba yung kuya? Ano ba yung makabuti sa'yo? Unang-una, huwag ka lang mag-aral sa loob ng school. Mag-aral ka sa loob at labas ng school. Buksan mo lagi yung notes mo, yung libro mo. No? Walang taong bobo. Meron lang taong tamad. Tamad mag-aral. Yun yung naging reason. Kaya marami nag-fail sa exam or sa anumang mga bagay. Kasi tinatamad silang aralin. Kaya nag-fail sila ng gano'n. Tinatamad nila. Or meron din nag-fail for a reason. Maaring hindi kinaya or gano'n. Pero meron mas maraming tamad. Yun, pang-apat, para kanino ka ba nag-aaral? Or sino ba yung inspiration mo? It's either si crush. No. Hindi yan. Yun, si crush. Pero para sa akin, ako, inspiration, babae, siguro, wala muna ngayon. Kailangan, wala eh. Kailangan ko muna, siguro may mga kunting ako talaga pinaka-inspiration ko una. Si Lord na lagi nagbibigay sa akin ng
motivation, everyday, tama. Sa mga kapatid ko, syempre si Papa, kahit hindi na namin kasama, kahit medyo nandun siya sa Pampanga siya. Then, mga kaibigan ko, yan yung Team St. Kamas, yan yung mga, isa sa mga inspiration ko bakit ako nag-aaral ng mabuti. Kaibigan ko sa school, kaibigan ko sa church, Sir Cahiles, si Ma'am Cahiles, yan yung mga teacher ko dati noong high school, si Ma'am Tevez, yan si Ma'am Lani Tevez, yan na-appreciate ko sobra, si Ate Juby, yan sobrang appreciate ko sila, si Sir JR, si Pastor Tito, yan sobrang appreciate ko yan, siyempre leader ko, Jasper Rogue, si Kuya Mark, yung nasa real life, yung si Ate Shai, si Pastor Ferdy, and then sa mga coordinator ng real life, sobrang na-appreciate ko yung gato. Panlima lang. So, yun. Singkamas, isipin mo. Wait lang, medyo may natutulog na. So, yun. Singkamas, isipin mo kung gaano ka ka-bless, di ba? Isipin mo na kapag-aral ka, may sarili kang tinutuloy ang bahay, maayos yung kinakain mo, safe yung lugar nyo. Lagi kong sinasabi din to na palit kayo ng situation. What if palit kayo ng situation? Ikaw yung hindi nakapag-aral, siya yung makapag-aral. So, sino mas masasaktan? Ikaw. Sino yung mas masaya? Siya. Kasi nakapag-aral siya, gusto niya yun eh. Ikaw, hindi mo naman yata gusto yun. Sinasayang mo lang eh. Huwag ka na singkamas. So, yun nga, what's up sa inyo mga singkamas na nakapos na yung ating usapan. At if interested kayo sa video na to, ano, share, like, and subscribe kayo para sa more updates ng video natin. So, yun. Salamat at God bless sa inyo lahat. Daxon TV.